humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. Aming pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ang ating programa kasi. No? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendoso, at Doc Sosi De Leon. Agree ako. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Adriak na dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating engineer, Engineer Rosendoso, at ang ating doktora, Doktora Corazon Occidental. Hello po! Hello, magandang araw sa inyong dalawa. Kumusta kayo? Hello, Amy. Hello, Doktora. Hello po. Kumusta, kamusta po? Itong mga nakarap, alam kong busy-busy kayo. At yes. Tama ka dyan, Amy. Kaya ano, pero mas busy ang ating chairman, Casendo. Casendo, unang-una sa lahat, binabati kita dahil hindi ka talaga nagsasawang sumuporta sa mga magsasaka. At napakatapang mo. Oo nga, bilib na bilib ako sa'yo. Anyway, ano ba ang balibalita sa huling may linaw ba ang ating ipinaglalaban na hindi alisin ang target? I think mayroon, dahil yung mga ano naman explanation natin sa Senado at Kongreso, nakita naman nila na hindi na kailangan ibaba yung tarifa. Dahil kung kikita na... Naipaliwanag at saka nabalitaan ko na talagang ini-insist din ng mga kakampi nating mga senador. Pero ang tanong ko, Casendo, hindi ba napipirmahan na lang daw ng Pangulo na ilatag ng Department of Agriculture? Ang batas kasi yan. Ang batas nito is nakita ko dun sa batas na kailangan na yung map kasi, yung minimum access volume, kailangan idaan sa Kongreso. So, ibig sabihin, maski nag-design ang Pangulo, magre-request siya ng hearing sa Kongreso, sa Senate, at kung papayag yung mga Kongreso. Okay. So kaya ipapatuloy. Ayun, so hindi matutuloy despite na yung kinatatakutan nating mga magsasaka na pirmahan. Kahit pala pirmahan, ibabalik din sa... May say pa rin ang tayo, Ms. Amy. Ang gagawin ng presidente is kung natanggap niya yung request ng yung binigay ng NEDA sa kanya, no? And ang gagawin niya is papalatag niya sa Kongreso kung ma-aprubahan ba yung request ng legislative, no? Kung ibaba yung minimum access volume. So, very important na nakita natin yung voice ng mga senator at congressman na hindi sila pabor dahil ngayon pa lang nakikita naman nila na kumikita na yung mga importer. And yung presyo is mas mababa na. Bakit pa kailangan ibabayan dahil mamamatay na yung bababa. Mga local industry pag bumaba. Opo. Pero kasi balikan ko lang, bakit po ba nila nire-request na ibaba? Ang nangyari is, I think, ang Department of Agriculture dahil sa presyo, doon sa presyo siguro, ang inisip niya is magpasok na lang, mag-angkat sa ibang bansa para ma-supply yun yung other, itong Metro Manila. Pero yung explanation natin, kung based on yung record ng PSA, hindi ganun kalaki ang kailangan na ipasok. Kasi nagpapasok naman tayo . And hindi na kailangan galawin yung minimum access volume. Yun ang sinasabi natin. At pinakinggan. Maganda po na nakikinig naman ang Senado at Kongreso sa ating mga panukala. Kaya nga, gusto mo makinig si Casendo. Sa kong
ang maganda dyan is ang Committee on Agriculture headed by Senator Cynthia Villar. Yes. Nagko-compute ka agad eh. Magaling mag-compute eh. So, mabilis ako pinipon. Kaya hindi basta-basta makalusot, no? So, tinatanong niya detail eh. Kung hindi, kung mag-presenta yung DA ng maling figure, nauhuli niya. Ayun. Kaya, so, napakalaking factor. And also, balita ako eh, nag-follow up din kayo ng computation na kapag ka yung instead na yung parang support na instead na ma-demoralize dahil dyan sa pagpapababa ng taripa, itutuloy yung taripa at gagawin pa itong percentage na to na maging support sa mga magbaboy sa pamamagitan ng pag-finance ng breeders. Di ba? Yes, oo. Maganda yun kasi ano eh, yung budget nandiyan na yung koleksyon. So kung malaki yung makolekta dun sa importasyon, matulungan yung mga hog raiser na mag-rebuild ng breeders, no? Yes. And maganda yun. Yun ang nakita natin. Kasendo, aside from the potential support nga ng government dito sa repopulation sa pamamagitan ng pag-finance ng new batch of breeders, meron pa kaya yung follow-up na support, like for example, yung backup sa ano, yan nga, yung border para siguradong hindi na ulit tatamaan. Meron ba, na-include ba natin? Yeah, include natin yun, no? Kasi yung budget is ano, kung makokollect na yun, umabot ng minimum mga sabihin natin nasa 46 billion. Pero kung lumaki yung volume, pwedeng umabot ng 12 to, nakita namin, up to 20 billion. So, ang laki. So, hindi necessarily again sa importation kasi nga kailangan ma-augment na yung mga pangangailangan ng consumers eh. Basta tama lang ang taripa at magkaroon ng ano ng support pa at the same time. Yes. Never naman tayo nagano eh, nagsabing huwag kayong mag-import eh. Ang sinasabi natin yung tamang pag-angkat lang para hindi naman kawawa ang mga racer natin dito and prioritize lang yung atin, kung meron pa tayong mga produkto, suportahan, hindi lang baboy, no? Lahat. At dapat tamang guys. Correct. And yan, gusto ng show natin yan, ng agree yes, ako dyan. Kailangan laging marami yung mga magsasaka natin, di ba? Laging may motivation. At yan ay sa tulong ng ating chairman ng SINAG na si Casendo. Eh kami yes. Naman mga veterinaryo, alam naman yan na whatever happens, behind kami talaga sa kanilang mga magsasaka. Opo. Ayan, maganda nga po ito no, na bigyan natin ng focus itong pinaglalaban ni Casendo para na rin po sa ating mga manonood. Ano ba itong mga taliban na ito? May pinag-usapan natin ng mob. Maganda yes. Po na kahit pa paano yung ating show and explain natin ng maayos para maintindihan din po nila. Pero Casendo at Doktora, ngayong araw, meron po tayong bibisitahin. At itong talakayan natin, masarap na usapan ito. at hindi gumagamit ng imported. Yun ang cuts ng show natin ngayong hapon na to. Yes. Ito pong episode namin, eh, wala pong import dito. Lahat fresh. Lahat dito tangkilikin. Tangkilikin ang mga magsasakang Pilipino. Opo, dito talaga buhay ang mga kasamahan natin sa pagmamanukan at pagbababuyan. Yan. Ito po pag-uusapan namin sa aming pagbabalik ay lechonan. Usapang lechon tayo sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree ako dyan. Nagbabalik po tayo sa Agree Ako Dyan. Ayun, Sir Sendo, Casendo, yan. Meron po tayong mga kasama ngayong araw. At siya po ay 42 years old. May-ari po siya ng Bang Ensyong Lechon na nagsimula po noong 2004 pa. Siya po si Sir Melvin
Lizardo. Yan, Sir Melvin from Villasis, Pangasinan. Yan. Usapang lechon tayo ngayong araw. Hello po, Sir Melvin. Hello po. Good afternoon po. Hello po. Good afternoon, Melvin. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Ayan. Sir, pag-uusapan po natin ang lechon. Nabanggit ko po kanina, since 2004 po ay nagsimula po kayong mag-lechon. Tanong ko lang, sir, paano po ba magsimula ng business na pag-lechon? Actually, ma'am, yung lechon business namin, ano pa, na-start na yan sa lolo pa. So, nung mag-college ako, tinuloy-tuloy ko na lang yung business kasi sayang din naman. So far, Melvin, na dati, alam ko yung ano eh, yung dati nasa may ordineta yung pwesto, di ba? Sa dad mo ba yun, ang tagal na noon? Sa lolo ko. Ah, sa lolo pa? So ano no, yung sa ordineta sa lolo mo pa, yung sa may malapit yata sa iglesia ni Cristo, pero matagal na yun eh sa lolo Kalisiso, mo pala yun. Kalisiso. Opo, sa lolo pa. So yun sa lolo mo pa nag-start na. Opo. Alam mo Emmy, yung ano eh yung litsuna nila, yung Mang Insyong, kilalang kilala kasi ang sarap no. Matagal na silang talagang popular dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pangasinan? Oh, sana po ay matikman. Pero curious po ako kasi ito. Dito po ba sa Mac Enchong ay lechong manok, lechong baboy, lechong baka? May kambing din po ba dito, Sir Melvin? Pwede din po. As per requested ng ano ng client, kunila ng kambing. Opo. Pero ano po ang bestseller niyo, sir? Lechong manok, baboy, baka, or kambing? Sa ngayon, pag-boy yung pag-uusapan, sa manok ang madaming. Pero pag sa baboy, ngayon, walang boy. Dahil walang baboy. Kasi walang baboy. Nabawasan. Ang laki lang bawasan. Kaya mahirap maghanap ng baboy. No? Oo, napakahirap po. So ang Melvin, yung ano pala, yung presyo ngayon ng baboy sa ano times 2 na compare dating litson, ilang kilo ba yung dinilitson niyo? More or less ano ba yung pinakamalakas na kinukuha ng consumer dun sa weight ng litson? Ang kadalasan po nasa 20 to 30 kilos yung magkukuha ng mga nag-order. 5,000 yung baboy ngayon, maabot pa hanggang 10,000 yung baboy. Baboy na lang po yun. Opo. Ilang kilo po yun sa 5,000 to 10,000, 20 to 22 kilos? Tama po ba po? Yung 20 to 30 kilos po na bracket, ma'am. Sa ngayon, may higit 300 piso po ang live namin. Nakuha. So, kung kukwentahin mo po yun, abot po yun ng mga ano, nasa more or less 10,000 yung ano, yung baboy pag sa 30 kilos. Yun ay baboy pa lang. Paano po pag tinimplahan na natin at tinimplahan natin, magkano po? Siyempre, pag tinimplahan na po yun, dadagdag po yung cost namin doon. So, magma-mark up po yun ng plus 2.5. So, malamang aabot po yun ng 12,000 hanggang ano, hanggang 13,000. Sir, pag idadagdag pa yung cost namin. Opo. Before itong pandemic at saka ASF, magkano po yung sa inyo na lechon na 20 to 32? Bago po nung pandemic, ang yung 25 kilos lang po namin, nasa 7,500. Lahat na po yun, kasama na po yung lechon. Oh, so, lechon na po yun, 7,500. Ngayon, baboy pa lang. 10,000 na. Oo, kalahati po yung ano, talaga yung presyo. Grabe, gintong-gintong po ang presyo ng lechon. Kaya ano eh, kaya... Opo, gintong-ginto kasi ginto rin, ano, baboy.
Emi kasi ma-litsun, litsun ngayon eh, galing pa isa ibang probinsya eh. Kaya hirap maghanap, no? And yung baboy nga, mahirap din maghanap eh, yung malalaki na. Eh, yung litsun ba, di ba? So yes. Expected na ano, mataas ang presyo. Yung MBI nga, hinahanap eh, kung sino daw nagsasamantala sa mga presyo. Pero na-realize din nila doon sa hearing na talagang ano, mahirap maghanap ng litson o baboy. Kanina nag-uusap po kami ni Sir Melvin na sabi niya nga, may mga bumibili ng baboy, eh yun talaga may mga kaya. May kayang umabot doon sa presyo. Kasi, ako, napakalaki pala. Hindi pa niya binabanggit sa akin na ganun yung presyo. Pero ngayon na-realize po ko ba? Ang laki. Pero Sir Melvin, may tanong ako. Ito, curious po talaga. Paano po magpalutong ng balat ng litsyon? Sa 2004, hanggang ngayon eh, talaga tinatakpinig ko. Mayroon ba sikreto doon? Ay, syempre ma'am, mayroon naman. Nasa ano yan? Nasa workmanship na nung gumagawa nung ano, yung mga tagaluto namin. Kasi sa tagal na rin nilang ginagawa yon. Kumbaga, expert na sila sa ganung trabaho. Na ginagawa na nila. Perfect na nila yon. Paano gawin? Pero wala naman masyadong sekreto doon, ma'am. Yung paggawa lang. Saka consistent po yung paggawa namin kasi ano na po eh, makina na din yung ginagamit namin. So, consistent na yung pag-ikot, lahat na yun. Opo. Yeah. Merlin, di ba, no? Bali, ano eh, parang inaano yan ng mantika ba? Ang inaano dun sa balat para maganda? Pinapahit? Opo. Iba-iba. Iba-iba yung pamamaraan nila sa pagluto. So, depende yan sa mga litsunan. Yung iba, gumagamit ng mantika. Yung iba, gumagamit ng tubig lang pang luto nila. Pero, sa amin naman, hindi na masyadong ganun. Kung ano yung mantika ng baboy, yun na hindi yung ginagamit. So, mas, ano pala, pwedeng mantika, pwedeng tubig, pwede rin, wala na, no? Depende pala sa nagluluto. Depende siguro kung mataba yung backyard. Depende rin sa klase ng baboy kung ano yung baboy na available. So, naiiba yung pamamaraan ng pagluluto. Depende sa klase ng baboy. Sir, nabanggit niyo po, depende sa klase ng baboy. May iba-ibang klase po ng baboy? Yes, ma'am. Meron yung mga backyard na baboy. Meron yung mga baboy na galing sa farm. Meron din yung mga baboy na nasa wild lang. Iba-iba, ma'am. Iba-iba yung klase ng baboy. Anong pinakamabilis na ano? Ilitsun. Mas ano? Mas hindi hirap. Anong klase? Maganda yung galing din sa barn. Kasi maganda yung katawan. Tapos alam mo din yung kalidad ng baboy kung saan nanggaling talaga. Unlike nung pag sa backyard. Kasi medyo hindi mo din alam. Baka may sakit yung baboy or yung quality ng kinain niya hindi maganda. So, ang output, hindi rin maganda. Unlike pag yung sa galing sa farm, siyempre medyo maganda yung quality ng karne, maganda rin yung output. Yung ano pala, yung Melvin, di ba yung sa ano, yung laman loob, eh, minsan ang request ng mga may-ari, gawin chicharon. Or ano ba yun? Yung bituka. Minsan, siyempre, yung sauce, diba? Igadog. Igadog po. Sir, ginagawa din po yung dinubuan? Yung sa lubo? Yeah, dinubuan. So, depende sa request ng customer yun, tao ba yun? Bali, kung ang request ng customer is rigado,
O, dibiguan. So, yun ang ibibigay ninyo. Opo, opo, sir. Opo. Kung ano po yung gusto nilang luto, pagkakaluto, yun po yung ibibigay. Sir, di ba yan, meron tayong ginagamit dyan na pinaka-sauce. Kayo din po yung gumagawa nun. Kasi dito sa amin sa Nebisca, ginagamit yun talaga atay, pinaka-dip nung, ano, nung lechon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kami din po yung gumagawa nun. Yes, ano yun, sir? Yung dami ba nun is depende dun sa laki ng atay ng baboy o nadadagdagan, meron kayong certain na sukat or big dami ng, ano ba tawag dun? Mang Tomas po yung alam ko rin sa akin. Pero alam ko meron talaga yung mga lechonan na gawa eh, sariling gawa. Ano ba tawag dun sa usawa ng lechon? Sarsa! Ayun, naalala ko na. Binibigay namin sa isang baboy, ma'am, nasa half gallon ng sauce. So, ano yun, sir, standard na yun, na half gallon? Opo, kasi hindi naman po lahat yun ilalagay sa, hindi naman po lahat yung atay ilalagay sa sauce. Part lang po ng atay, yun yung magagamit sa sauce. Yung iba, di ba, ano, ang nilalagay yata sa loob yung, dang ano dang laba o ano klase yun doon sa loob ng hindi nilalagay doon sa loob ng panglat sir. So kayo ba ganun din ginagawa? Yes sir, ganun din. Tapos may iba kami din nilalagay na iba pa. Sir, maliban sa tanglad, ano pa po yung mga pwede nating ilagay sa loob po ng lechon para dagdag aroma sa pampalasa? May onion, may garlic, pepper, yun yung mga sangkap nun. Pero sir, yan, napag-usapan na natin itong lechong baboy. Hindi naman natatapos sa lechong baboy lang itong usapan natin. Meron pa rin tayong lechong manok na sabi mo nga ngayon ay sobrang in demand pagdating sa merkado dahil nga nagkakaubusan at medyo mataas ang presyo po ng baboy. Hi, Dokora! Kausap po namin ito, Sir Melvin. Melvin, hi! Hi, Kasenito! Magandang hi! Hello! Hello, congratulations! Okay, pinag-uusapan namin ang tungkol sa lechong manok at lechong baboy ngayon. Kanina napag-usapan na namin yung presyuhan ng lechong baboy. Tapos yung mga ingredients din na ginagawa or ginagamit natin para sa lechong baboy. Ngayon, tatalon po ako. Kapasok tayo ng lechong manok. Okay, sige. Kinikita mo sa talit yung manok na para. Oo, sinong hindi. Masakap yan eh. Ngayon, mag-uusapan po natin talit yung manok. Look, ay Sir Melvin, paano po ba magsimula dito sa talit yung manok? Saan po kayo pupuha ng talit yung manok? Saka manakay po ba yung puhunan kumpara doon sa ano sa baboy? Kanina kasi napag-uusapan natin medyo mahal yung baboy. Ito po ba sa manok mas abot kaya po ba? Yes, ma'am. Sa ngayon, syempre, yung lechon manok, ma'am, ano na yan? Kumbaga, regular na pagkain yan ng mga Pilipino sa lamesa. Araw-araw, halos araw-araw, yan na rin ulam ng mga karamihang Pilipino. Opo, kilalang-kilala nga itong lechon manok. Parang, pagka wala akong ulam, anong ulam natin? Hindi ka lechon manok. Puro siya, kumpara sa lechon baboy. Yun, ma'am. Yung lechon manok, syempre mas mura siya kumpara sa baboy. Sa lechon baboy. Saka sa ngayon, yun yung regular na kinakain ng mga Pilipino. Yan ang regular na ulam. Dahil nga napakamahal ang karne ng baboy. So, pero dahil nga sa malakas ang demand, umaangat din yung presyo nung ano nung breast chicken. Melvin, gaano ka nakatagal diyan sa paglilitsong manok at lechong baboy? 2004 pa po, Doctor. Para. Wow, and ilan na yung branches nasa, mo? Ang branches po namin sa ngayon, ma'am, nasa 5, tapos may existing po kaming lima din yata na franchise or ano?
So ayun, at the same time full-time kayo, at the same time open kayo for franchise. Sa ngayon, ma'am, hindi po kami open for franchise. Hininto po namin kasi nga po kulang po yung demand. Hindi po din namin kayang ibigay yung demand. Tama, oo. Kung sa dasal, di ba, madami na yun. Madami na yun. So, sa isang araw, yung lima, nakakailan kayo? Depende po sa volume ng ano ng store. Depende sa area. Pero kung area, opo. Oh, depende sa area. Sir, ano po ba yung area na maganda po pagtayuan ng lechong manok at lechong baboy, ng lechunan in general? Siyempre, ma'am, sa ano, sa matataong lugar. Importante yung maraming tao at dapat may business sa area para mayroon kang instant na market. May capacity magbayad, o. Opo, sa mga palengke, sa malapit sa simbahan. Ano naman? Hindi kasi, ito kanina, ikasya ni Kristo. pagkalabasan, ano, kasendo, ang daming bibili. Diretso na doon, oras. Pang lunch. Ano yung, ano, kanina, dinatnan ko, mga ini-scrutinize ni Ma'am Amy si Melvin, kung ano-ano yung mga ingredients. Related rin yung tanong ko, Melvin, ano yung kakaiba sa lechong manok? Na kung bakit hahanap-hanapin yung mga produkto nyo kumpara sa iba? Actually naman ma'am, wala namang kakaiba sa lechon natin. Ang kakaiba lang namin sa mga nandyan sa labas, yung handling. Yung handling namin ma'am, maayos kumpara sa handling ng mga ibang nagli-lechon dyan sa labas. So, marami naman nagli-lechon. Pare-parehas naman po yan ng last. It has something to do with the hygiene. Problema lang po dyan, yung handling. Uh-oh. Yes, ma'am. Importante po yun. So, sa amin, ma'am, yung chicken namin, centralized po yung marination. Isang timpla. Iisa timpla, iisa ang nagha-handle, gano'n. Yes, ma'am. Tapos, pag dinala po yun sa store, dito pa lang, nakasilyado na po yun. Mm-hmm. Na isa-isa. So, pag dinala mo yun sa store, bubuksan lang yun, paglulutuin na ulit siya. Hindi siya yung, kasi ma'am, pag nakikita nyo siguro yung mga ibang lechunan dyan, pag binabaan nila yung mga manok nila, nakalagay sa crates, open. Sa amin, nakasilyado yung manok. So, kahit na nakakrates yan, pero silyado siya. Ibig sabihin ni Melvin, yung quality control, sigurado. Kaya, nawiwili yung mga kanilang suki. Parang gusto ko nga dumalaw sa isa sa kanyang mga branches at baka pa pareho tayo, Dokora. Parang gusto kong pumunta dyan sa Pagasilan, pumunta dyan sa Mang Enchong. Si Casendo laging nandyan eh. Oo. Palagay ko itong si Casendo tuwing may bisita, ipinapakain niya mga enchong, lechong manok at saka lechong baboy niyo. Yeah. Dito sa ano eh, malapit lang dito sa Rosa Carmen eh. Meron siyang branches. Kaya mabilis na pwedeng bumili. Kaya nga, at malaki na yung market sa Pangasinan. Ha? Pero ikaw ba, Melvin, nag-aalaga ka din ba ng mga manok para sa yung tindahan? Hindi po, ma'am. Bali, sa mga planta na lang po kami kumukuha. Sa mga dressing plant, kumukuha ka na ng mga tawag mo doon na na-dress na. I see. So, iba-iba yung mga tatak ng mga manok. Dress na. Opo, doktor. Pero ang pinag-uusapan yung timpla eh, no? Iba-iba yung tatak opo ng manok, pero iisang timpla, ha? Yes, ma'am. Bali, Sir Melvin, hindi mo ba naisipan na ikaw mismo na yung mag-alaga ng manok para talaga yung quality is galing sa'yo, alam mo kung ano pinakain mo bago mo i-serve. Hindi niyo po na, ano yun, malaki po ba yung mauubos natin doon? Naisip po din namin yan, ma'am. Yun nga lang,
medyo mabigat nang gawin yon. Masyado na siyang technical pa kami pa yung mag-aalaga nung. Kumbaga hayaan na niya sa mga mamamayan. Mahal din ang alaga. Opo, opo. Eto si Kasendo, matanong kita Kasendo, hindi ka pa pumapasok sa broiler? Sinubukan ko, pero hirap eh. Mas gusto mo pa rin ang layer. Iba yung, ano, iba yung sistema nila, tsaka ano, magalaw masyado ang presyo kaysa yung layer. Oo. Oy, speaking of price, paano nag paano nag-a-adapt si Melvin sa presyo ng medyo tumataas na presyo ng manok? Manok. Opo. Actually, magalaw din po yung presyo namin sa ngayon, ma'am. Kung tumaas sila, pataas din po kami. Actually, ang taas po ng presyo ngayon, ma'am, ano eh, lulumulundag siya na from 10 pesos to 20 pesos. Almost daily. Di ba, Kasendo, no? Napakabilis mag-fluctuate ng presyo ng live weight ng broiler. Grabe! Kaya yung grabe. Mga katakagaya nila Melvin na ano, yung pricing naman din nila ng ano ng lutong lechong manok, hindi naman nila pwedeng isunod sa live weight 'yon, di ba? Dapat fix sila. Melvin, tanungin ko lang, no? Siyempre yung kinukuha niyo yung fresh na katay, hindi kayo nag-aano ng ano, yung process na lechon manok. Na manok. Sa ngayon po, wala pong frozen eh. Puro fresh po yung kinukuha namin. Magandang balita sa magkakatay sa ano ha, sa Pangasinan, Kasendo ha. Hindi ka pa kinapasok ng kinatatakutang mga frozen chicken sa area. Kasi eto end user eh, puro fresh ka pa rin ano, Melvin? Opo, puro fresh po. Wala pong frozen na ano, na buong manok. And pag frozen, di ba, Melvin, magkakaroon ba ng diferensya sa lasa? Kasi ikaw, inihaw ka, ini-expect dyan sariwa, bagong katay. What if may naligaw na frozen, itatry mo din ba? Hindi po namin siya mas kinukonsider, ma'am, kasi iba yung ano, ma'am, eh. Iba yung luto nung sa frozen. Yun. Kailangan lalong sumikat. Kasi po yung frozen, ma'am, ano, eh. Matagal na siya. Matagal na kasi yung frozen, ma'am, eh, na freeze. So, pag lumambot po yun, may posibilidad, masira na yung manok. Maapektuhan ng lasa, ano? Hindi pati na, po texture. Hindi, kahit na... kaya, Doc Cora, di ba, yung towing, yes. Dapat bawal yun. Yung ginagawa ng mga paleng. Yung quality po ng karne. Yes. Yung quality talaga ng karne, maaapektuhan. Pumapasok na yata ba Kasendo sa palengke ang mga frozen? Yeah, yung nakikita ko yung mga frozen na ano, na baboy, pero yung manok hindi ganoon ka-intense kagaya ng sa baboy. Di ba kahit din naman ami sa mga ano sa bahay natin, pagka yan usually frozen chicken eh hindi na para ihawin, di ba? O para sa bawan, para na yan sa mga ano, sa mga ibang lutuin na maraming mga sangkap. Yes po. Parang iba kasi yung texture, Dokore. Kasi pagka, di ba, inihaw, pag pinuha mo yung laman, alam mo na ano eh, juicy eh, di ba? Yan din ang isang yung mark, ano eh, selling point. Selling point ng mga inihaw yung mga lechong manok eh. Alam ng tao talagang fresh meat yung ginagamit. Magbe-break muna tayo, pero bago tayo mag-break, maganda na itong usapan natin. Babalikan ko po kasi pinag-usapan na natin kanina yung presyo. Sir, magkano po ba ang presyuhan ng lechong manok ngayon? Sagutin niyo po yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Ayan. Sir Melvin, iniwan ko po yung tanong. Magkano na po ba ang presyuhan ng lechong manok ngayon sa merkado? 250 to 270 po ang ano, presyuhan ng lechong manok ngayon. Mga anong timbang nun, Melvin? So, tumitimbang po yun sa 0.9 to 1.1
Yun, para ang sarap ano, no? Kasi kasarapan yun na yung bagong grower yun eh. Grower, pupunta sa finishing stage ng ano ng mano. Kaya napakalambot at napaka-juicy. Ano ka, Sen? Yeah. Yung size kasi kinukuha yan kanila nasa 1.4. Mm. Parang ganun yata eh. Para malalabas yung ganun na kilo. Yung live weight na ganun na 1.4, tapos bibenta nila ng lechong manok mga around 1 kilos. Ayun. Melvin, matanong kita. Bakit ikaw, Melvin, ang pangalan mo? Saan mo kinuha yung pangalan ng yung sikat na tindahan ng lechong manok na Enchong? Ano po yun? Pangalan po ng lolo namin, Gaudencio Kekem. Kaya Enchong. Mm, so, family business pala to, family nyo. Opo, hindi mo... opo, doktora. Bali, homegrown business na. You mean to say, panahon pa ng lolo mo, medyo mahilig na siya ng magluto, magtinda ng lechong manok? Opo, doktora. Lechong baboy po yung nauna nilang ano. Ay, ang ganda. So, ito pala, generations to generations na pala yung pagtitinda nyo. Ano? Opo, doktora. Pangatlong henerasyon na po kami. Interesting. Kaya talagang reliable na, ano, reliable ang lasa. Tapos, sana, dating na mo, third generation, pero yung timpla, pareho-pareho. Yes. Sana makarating na kayo dito sa Maynila. Sana makarating na kayo sa Manila. Opo, doktora. Minsan, nag-service naman po kami ng Manila, eh, pag mga lechon baka. Oh, I see. Kasendo, naku, kailangan bumalik na yung mga events natin sa Sinag at sa Federation. Oo. Oh, para matikman ng lechong baka ni Enchong. Dito, Kasendo, kapag may event, kumukuha kami ng lechong baka. Ewan ko kung kilala ni Melvin yon. Mayroong sikat dito sa San Jose del Monte. Si Police. Ah, Bulacan. Bulacan. Oo, Bulacan yon. Sikat siya kasi sa, wala siyang kalaban eh, sa Metro Manila. O sa, ewan ko lang kung sa industry lang natin. Isa lang yung kinukuhanan ng masarap. And then, ang susunod na dyan, masarap na lechong baka. Ang susunod na dyan, yung mga, ano na, mga four-star restaurants na. Natinig ko na po yung Police, and hindi ko po alam kung Paydoc Saucy. Pero natinig ko na yun. Kasi nagbebenta sila ng mga kalderetang kambing din eh. Tsaka lechong kambing. Ganon. Okay. Ayun, nabanggit ko po si Doc Saucy. Sir Melvin, nasubukan niyo na po bang mag-lechon ng traffic? Hindi pa po. Hindi pa. Ano sa tingin mo? May potential ba yan? Yung lechong rabbit? Kung ikaw ay magbebenta? Sa tingin ko po, mahirap siyang i-market kasi hindi siya acceptable sa mga bata. Hindi sa pa, mga sa mga bata. Ayaw nilang kainin. Ang tingin nila alaga. Ang tingin nila alaga. Ang tingin nila oh, yun nga. Yun nga. Tinukulay ng mga bata yan, pet lang eh. Yun. Pero ito pa, nasubukan na ni Melvin magluto. Masarap din. Natikman mo din. Oo, sarap. Sarap yung tupa. So kung ganyan... Po, pwede. Kaya nilang magpasarap. Yung no questions tungkol sa lasa, kaya nilang pasarapin ng rabbit. Kaya lang, duda sila sa marketing. Mahihirap ang makabenta. Ganon, Melvin, ano? Opo, mahihirap kung ano. Okay naman daw po yung lasa noon. Kaya lang, sa tingin ko, sa marketing, hindi siya ganun kadaling i-market. Opo, kasi hindi pa siya tanggap ng merkado. Yun ang yun. Ano po. Ayan. Sir, pasok ako doon sa tanong nga kasi pinag-usapan na natin yung timpla, tapos yan, at kayang-kaya nyo nga pong masarapin. Kasi sa lechong manok, pagka masarap yung gravy, talagang babalik-balikan din, maliban doon sa timpla. Sa inyo po, ano po ba ang mga ingredients nyo dito sa pagluluto ng lechong manok, pati po yung gravy? Yan, usapang gutuman kayo dito ngayon. Usapang lamesa. Yung gravy po namin... Halos parehas lang po yung gravy nun sa ano sa lechon baboy. Yun din po yung ginagamit namin gravy para sa lechon manok. Ay, yung substance ng baboy, ang ginagamit yung gravy para sa manok, tama po ba? Opo, opo.
Yun lang din po yung gamit namin. So, gumagamit din kayo ng mga liver sa gravy? Liver ng chicken, Melvin? Yes. Opo, doktora. Opo. So, ang tanong ko dyan, isa, hindi ba mabilis masira ang gravy? Medyo po mabilis masira yung gravy. Kasi, ano, pero may, ano po, may timetable lang po yung, ano, yung may expiration po yung gravy. Expiration, no? Kailangan sundin, kailangan kainin ka agad, ano? Opo. Sir, katulad po dun sa baboy, kanina sabi niyo sa akin, ilalagay niyo ng tanglad. Sa manok din po ba, ganun din po ang nilalagay niyo, tanglad, sibuyas, bawang? Opo, ganun din lang po, parehas lang. Ang pagkakaiba lang po yung chicken, may marination po kami pang binalagtan. Gano'ng katagal kayo nagmamarinate ng chicken, Melvin? So, yung ang 100 pieces po every 30 minutes. Oh, sandali lang ano, Amy. Ang galing ng oh. Ang galing ng pang-marinate nila. Malalasahan agad in 30 minutes time. Ano ba 'to? Machine na ba 'to? Hindi pa po. Pero mano pa po. Ah, mano-mano. Pero 30 minutes po, pasok agad yung lasa. Kasi di ba, Dok, pagka ganyan, overnight? At least, oo. Oh. Sa atin yung sa bahay. Pero si Melvin, Dok, expert eh. Meron po bang sikreto para po hindi na kailanganin ng overnight? 30 minutes, ma-achieve natin ng 30 minutes. Baka pwedeng i-share. Kasi po marami yun sa amin, kaya kailangan ano eh, masunod yung production time. Kumusta nga pala ang benta ngayon? Melvin, kumpara nung bago nung pandemic. Ang benta po ngayon, ma'am, bumalik na sa dati. Magbenta. Oh. Kasi bumaba din po yung ano, yung volume namin. Bumaba siya in the sense na hindi naman po bumaba dahil sa pandemic, pero dahil marami din nagbukas na mga kaparehas natin sa industry, sa litsunan. Kasi nga, malakas ngayon ang demand ng manok, marami din nagbukas ng mga litsunan na bago. Nahati-hati po yung ano, yung demand sa mga player. Ibig sabihin, dumami lang ang players, pero yung consumers, yung merkado, hindi naman naapektuhan ng pandemic. Hindi naman. Affordable eh, no? Melvin, affordable ang litsong manok. Opo. Mura po kasi siya eh. Kaya hindi naman po siya masyadong nagka-problema sa pandemic. Yun bang tindahan nyo, puro litsyon lang ng naka-display, hindi kayo nagtitinda ng katulad ng ibang lechona ng manok. May tinda silang itlog, may tinda silang sitcharon. Ay, lechonan lang po talaga. Wala po kaming tindang mga other na ano, product. Focus market, Miss Amy, ano? Opo. Napaisip na po ako, doktora. Kasi dito sa amin, meron ka, di ba, lechong manok. Tapos pwede yun, ipapakalahati mo, ikakat nila, gagawin nilang sisig chicken. Sisling? At tinagawa niyo po yun? Or exclusive lang talaga na lechon-lechon? Sa amin po, bulang po talaga yung binibigay namin. Kasi magkakaproblema po tayo dun sa kalahati. Kasi pag hinati mo po yun, syempre, pag hindi, dapat mabenta mo agad-agad yon. Pag hindi mo nabenta yon, yung chances niyang masira. Sir, nakakailang manok tayo na nabebenta sa loob na isang araw? Yan, tingnan natin kung gano'ng kalakas yung lechona ni sir. Sa isang araw, ma'am, depende eh. Kung malakas yung, alam mo, pag Sunday, madami, pero pag regular days, hindi naman ganoon ka volume. Anong oras kayo nag-i-start magbukas ng tindahan at anong oras kayo nagsasara? Start po namin, doktora, is 8:30 to 8:30. Ah, maghapon na rin ano, 12 hours. So, opo, ano? Doktora.
dating at dating ang customers. Tanghalian, opo. Hapunan. Opo. Pero kadalasan, hapunan po yan. Mas marami sa hapunan. Meron ba kayong dine-in na kapag ka gustong mamapak ng lechong manok, uupo sa tabi ng tindahan? Sa ngayon po, wala. Wala pa. Bawal yata sa pandemic. Puro take-out lang. Puro take-out. Kaya lang, ano, wala silang lechong baboy ngayon. Yung isang mabilis eh. Diba? Opo, oh, meron po sila pero yung may kaya lang ang pwedeng makabili. Sabi nga. I thought walang mabili kasi yung ang mga magbababoy eh medyo hindi nag-aalaga ngayon eh sa buong Pangasinan, 'di ba, Kasendo? Meron pa rin na nakukuha pero mahal lang. Sabi ni Melvin eh ang isang litson ngayon eh nasa 12.5 yata. Really? Can you imagine, no? Nung araw, 5,000, mahal na. Yes, ngayon, po. Nasa 12,000. Sabi ko, ginto po talaga ang lechon ngayon. Super special ng occasion para mag-afford sila. Ano? Ngayon, ang mga tao. Ako, hihintayin mo pa yung kasal. Hihintayin mo. Pag binyagan lang, wala mask. Walang lechon. Pagka kasal, meron. Kasal at saka reunion. Anyway, bawing-bawi naman din sila Melvin eh. Malakas pa rin ng lechong manok nila. Ilan ang manggagawa, Melvin? Sa bawat isang tindahan. Sa bawat isang ilang tindahan po. Ilang tao po kailangan? Nasa 2-3 tao. Shifting po yun. Opo. Kaya halimbawa, na, no? Sir Melvin, halimbawa, gusto ko magsimula ng aking ikawan. Ano po ang ma-advise sa akin na kung sisimulan ko muna siya, ano po ba maganda? Lechong baboy na agad? O papasok muna ako ng lechong manok? Saka ano po ba yung mga equipments na kailangan para po dito? Kung magsisimula ka ng, ano, ng business na kagaya sa amin, una-una, syempre yung knowledge mo. Dapat may knowledge ka doon sa papasokan mo kahit anong business naman. Kailangan may knowledge sa papasukan. So, yun yung pinakauna mong gagawin. Aalamin mo muna yung negosyo. Hindi porque may pera, pwede nang magbukas. Kaya, bago ka pumasok, yun yung kaalaman muna dun sa negosyo ang una mong gagawin. Hindi yung nakita nilang malakas tapos may ipunan. Hindi yung may nakita kang lechon. Pinakita kang lechon. Ay, ganun lang. Pagawa tayo ng ano roasting equipment. Install na. Hindi po sapat yun. Kailangan may yung kaalaman mo handang-handa ka para hindi sayang pera. Sayang naman pag nagbukas ka lang dahil gusto mo na. Eh, nabanggit mo kanina, third generation ka na. Eh, taon na ba yung mga anak ko sa ba? Interesado ba? Nakikinita mo bang interesado sa family business? Bata pa po yung mga anak ko eh. Nasa 12 years old pa lang po yung anak. Ano pa yan? Mga 15 years bago mo feel ko anong gusto. Sir, bilang meron kang sarili mo na ano no, na lechunan, ano po ba mas ideal? Magpa-franchise ako, magtatayo ako ng sarili kong lechunan? Kung halimbawa bago ka, mas maganda, halimbawa wala ka pang alam sa paglilechon, mas maganda mag-franchise ka na lang kaysa yung mag-experiment kang mag-start. Kasi kung mag-experiment ka, eh malamang mauwi ka sa lugi lang kasi magka-trial and error ka eh. Unlike kung mag-franchise ka na lang, andun na yung model, andun na yung system, pag-aaralan mo na lang. So, pag natuto ka, pwede ka naman bumitaw sa franchise, tsaka ka na lang mag-solo. Pwede din naman. Speaking of franchise, Amy, if ever ba mag-franchise sa Metro Manila, magkano ba yung range ng franchise? At ano-ano yung cover sa usan? Yung sa... Halimbawa, gusto ko mag-franchise sa'yo. At gusto na nga po talaga nito, Cora. So ngayon, ma'am, hindi na po kami nagpapa-franchise. Pero dati po, ang franchise po namin, 500,000. So ang kasama po doon dati,
is yung equipment, signages, tsaka yung training. 100,000. Yeah. Opo. Ang Bacora, kasi sabi ni Melvin kanina, hindi na nila kayang supplyan yung demand. That's kaya right. Hindi muna sila nagpapa-franchise. Siguro sa future, kung medyo lumaki ulit yung production nila, pwedeng pwedeng magpa-franchise ulit. Pero Kasendo, interesting, ako. 500,000, meron ng litsuna ng manok. Signage, may pangalan na, may timpla na, yeah. Di ba? Pero pag ganun ba, Melvin, may hati kayo sa kita? Wala po wala. Sa royalty lang po, royalty. Anong cover ng royalty? If ever. Parang po yun parang 5% ng gross. Yun, sa gross. Pwede na. Pwede na. Dati po yun, wala eh. Hindi nag-materialize po yung franchising namin eh. Kasi, it takes... Yun nga po, walang kulang sa supply. Kulang ang production. Tapos, may mga legal issues. Yes. And all, siyempre, kailangan nakaregister yan. Tsaka, it takes additional work Kasendo sa franchising, ibang marketing 'yan eh. Yeah. Meantime, para matikman ang enchong's lechon, talagang dadayo tayo Amy sa Pangasinan. Opo. Ang dami na nating dadayuhin kila Kasendo. Kailan kaya tayo matutuloy? Kasi para mag-set ako din isang buwan ako magi-stay para lang makapag-post. Limale, pwede nang mag-field. 6 months from now, normal na. Normal na. Ito ni Melvin is sa tupa na. Pwede. Ako. Yes, yes. Parang hindi pa ako nakakain ng lechong tupa kasi. Malambot. Masarap. Diba ang timpla, diba? Sagot na ni Kasendo. Ako na yung nag-ano. Yun nga eh. Maglo-location shooting nga daw tayo once hindi na mahigpit sa Pangasinan, di ba? Location tayo sa kanila. Opo, sagot tayo ni Kasendo. Diba, nadaanan ko sa Nueva Ecija. Yeah. Ang medyo matindi ngayon yung Metro Manila eh. Di ba? Opo. Takot pero sila sa mga taga-Manila. Medyo maluwag-luwag na. Sa Pangasinan ba? Malaking factor din yung tindahan ng lechonan sa dito sa quarantine. Kapag katulad ngayon nowadays, 'di ba? Opo, nung quarantine po mahirapan po talaga sa amin 'yon. Kasi halos walang lumalabas na tao noon eh. Kaya mahirap po. Eh ngayon. Nakakabawi-bawi na po ba? Lumuwag-luwag naman na po sila, kaya medyo yung mga tao naglabasan na rin. So, kahit pa paano, umangat naman na po yung benta. Sir Melvin, bago po tayo magtapos, para lang din maging inspirasyon para sa ating mga manonood, ano po yung mga pinagdaanan nyo na challenges at paano, kasama po yung pandemic dito, no? Paano nyo po ito na pagtagpayan? Unang-una, yung teamwork. Yung teamwork ng mga tao namin. Yung teamwork, kahit pa paano, wala kaming iniwan na empleyado. Hindi din nila kami iniwan. Kaya, makatawid kami sa pandemic. Kahit pa paano, daming nagsara na negosyo. Kami, andyan pa rin kasi hindi rin namin iniwan yung empleyado. Kahit nung time na sarado kami, hindi namin sila iniwan. Maganda. Walang iwanan. Kahit na paano po ng lowest point, magkakasama pa rin. Pagdating po sa pag-angat, magkakasama pa rin. Yes, at 2004, nagsimula hanggang ngayon, nandito pa rin. We hope and pray po na patuloy po ang inyong negosyo na lumakas pa at makabawi po after nga itong pandemic. At itong ASF na pinag-uusapan natin, sana matapos na itong ASF na ito para
Naku, gusto ko lang po ng lechon, baboy. Amen. Amen. Amen to that, Amy. And also, pag lumakas na siya, dumating yung time na makapag-franchise na siya sa Metro Manila, di ba? Opo. At maabot na rin po pati Nueva Ecija. Pero baka hindi na umabot sa Metro Manila ang franchise eh. Sa bayan lang nila Kasendo, kukuha na rin yan eh. Ayan. Maraming salamat po Sir Melvin sa pagsama po sa amin. Medyo nagka-problema tayo sa internet pero syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating talakayan. Hindi po yan hadlang. And Dokora Kasendo, thank you din po. Thank you. Thank you, Amy. Thank you, Kat. Thank you, Kasendo and Melvin. Thank you po. Thank you, Melvin. Ayan, sa ating mga panonood, isang araw na naman po ang natapos. Hanggang sa susunod, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.